Ito mga pare, approaching tayo dito sa may Commonwealth Avenue. Tignan natin yung motorcycle lane. Hindi ko lang alam pa sa mga pare kung na-extend yung dry run nila dito eh. Kasi alam ko last week tigil na yung dry run itong sa motorcycle lane. So ngayon, tignan natin pare kung talaga mayroon ng katotohanan to. Kasi, hindi ko rin maintindihan itong MMDA na ito. Nag-implement pa ng motorcycle lane. Ayan, napakaliwanag motorcycle lane. Pero tignan naman natin sila. Hindi rin naman natin sila masisi mga pare, kasi ang kalsada nga naman talaga ng Commonwealth, malaki. Pero pagdating kasi ng mga ganitong rush hour, lahat na ng lane na accommodate na So kahit nasabing motorcycle lane to, talaga may papasok at papasok na lang pa rin na four wheels. So wala tayong magagawa dyan kundi unawain na lang din natin sila. Kaya ito namang MMDA naman, nakakatawa. Sinasabi kasi nila dry run ng motorcycle lane. So paano naman kaming mga nakamotor, pag kami ba lumabas sa linya, kami ba mahuhuli? Sa tingin ko, hindi pa sa ngayon. Kasi itong kahabaan ng motorcycle lane na to, wala naman naka-posting MMDA. Kagaya nito, motorcycle lane. Pero, wala naman ding exclusive barrier. So, mahirap din talaga tumansya dito sa motorcycle lane dito sa Commonwealth. Pero sana maging patas lang din yung batas na kahit kami motor, kahit nasa labas kami ng motorcycle lane, wag na dapat huliin kasi unfair na naman Diyos ko naman. Ang batas ba puro na lang lagi sa motor? Oo, delikado ang mga nakamotor. Kaming mga nakamotor, pagaya dito sa area na to mga pare, meron kaming tropa dito na aksidente. Nung time na yun, di pa uso yung motorcycle lane pero alanganin kasi yung traffic light dito nung mga panahon na yun pare. Kung nagkakamali, 2013 yun, mga taon na yun mga pare. So namatay siya So nakakaawa kasi nung time na yun, bata pa yung mga anak niya, liit pa yung bunso. So share ko lang naman yun mga pare. So balik tayo dito sa motorcycle lane. Kahit nga yung speed limit dito, parang tingin ko hindi na rin nasusunod Meron mga spotter dito, yung mga namamaril na mga traffic enforcer. So ngayon kasi hindi naman talaga natin maintindihan, lalo na doon sa mga newbie rider, kung talaga bang implemented to o dry run lang, hanggang kailan itong dry run na ito, kung extended ba. Kasi mahirap mga pare, kawawa yung mga rider dito, mga baguhan. So ngayon tayo, takbo natin is 50 kilometers per hour mga pare. Hindi kasi natin alam dito kung merong spotter ng mga ganitong oras. Tingin ko naman din may mga sumusunod dito sa traffic lane, sa motorcycle lane na to. Kasi nagkakaroon ng mga choke point pagdating doon sa mga intersection So mamaya mga pare, hihintuan natin yung ibang traffic enforcer, yung ibang MMDA dito, MMDA personnel. Titingnan natin, tatanungin natin sila kung ano status nitong motorcycle lane na to. Kagaya nito mga pare, motorcycle lane nga tayo. So mag-u-turn tayo nito, hindi natin alam ngayon kung saan yung pinaka-u-turn nito. So alam ba magsukatan pa ba tayo kung ilang metro pa yung layo sa u-turn bago tayo umalis ng motorcycle lane. So ito mga pare, alis tayo sa motorcycle lane. Kasi parang pagkakaalam ko mga pare, nandito ang ang u-turn slot nila. Ito sa may bandang
Ito, ah, dito pala mga pare, oh. Kaso meron zipper lane dito, mga pare. No, ito, no. Nakakatakot tong area na to kung ikaw ba ay masyado ka mabilis. So, dito naman tayo ngayon sa kabilang side. Tignan natin ngayon kung ano naman din status na ang motorcycle lane dito. Tingin ko naman mga pare, ayun, sumusunod pa rin yung mga ibang rider na nasa motorcycle lane. So, meron pa rin talaga lumalabas mga pare. Di rin kasi talaga may iwasan. Nandito, ayan, dito tayo sa may malapit sa ano, Villa Beatrice, Commonwealth. Ito, so far nasa motorcycle lane tayo. Siyempre mga pare, hindi ka naman makakatakbo ng mabilis dito mga pare. Kasi alam ko yung speed limit na 60 km per hour dito implemented pa rin. Siyempre mga pare, mahirap matikitan ba? Abala yan eh. At siyempre, pag natikitan ka, bayad ka. 'Di ba? Ayuda nga tawag ng iba doon eh. So, ayun. Tayo naman kasi mga rider, marunong naman talaga tayo sumunod. Kasi minsan yung mga ibang four wheels din, yun din ang mga nakasabay natin, sila rin minsan ang pasaway eh. Ayan, kagaya nito kasi medyo maluwag pa. Kumbaga hindi pa ganun traffic dito or hindi pa ganun na slow moving. Pero dito mga pare, sa ilalim ng Tandansora flyover dito, magtatanong tayo ng ibang ilang MMDA personnel dito mga pare, kung ito ba talaga kung hanggang kailan. Okay. Kasi minsan dito sila nagkukumpulan mga pare. Dati meron may pulis sa ilalim ng tulay, ngayon may MMDA sa ilalim ng tulay. So ito, tatanungin natin to si ma'am about sa ano. A few moments later. Ma'am, magandang umaga po. Magtatanong lang po tungkol doon sa motorcycle lane, kung na-extend po ba yung dry run yan or hanggang kailan pa yun ma'am? 1 week pa sa extended. 1 week pa uli, kasi di ba nung last week na tapos na siya? So ngayon extended pa uli. Oo. Ah, so ibig sabihin ma'am, kahit meron pa rin lumabas doon sa motorcycle lane, pwede pa rin ba sitahin pero hindi pwedeng ulihin? Ah, okay, kasi kasi minsan hindi naman natin naiwasan talaga may lumalabas ma'am eh, no? Okay ma'am, maraming salamat po. Thank you po. Ayun. Kausap natin si ma'am na MMDA. So napakaliwanag niya sinabi na may 1 week na dry run ulit itong motorcycle lane na ito. So yung mga rider ngayon hindi pa muna tayo kakabakaba kasi hindi pa tayo mahuhuli. Masisita pero hindi pa mahuhuli. So kaya talagang dapat na lang mga pare sumunod na lang tayo sa batas. Kasi wala naman mawawala kung susunod tayo sa batas eh. Batas traffic ko, para sa atin din naman yan eh. Kung nagmamadali ka, kasalanan mo na yun. Sabi nga nila eh, nagmamadali ka, mag-adjust ka ng oras. Kasi mahirap naman din yung paspas ka ng paspas ng takbo. Isipin mo rin yung mga kasabay mo na rider. Siyempre mga ganitong mga oras lahat tayo nito papasok, karamihan papasok sa trabaho. Talagang marami pa rin sumusunod na rider dito sa motorcycle lane. So hanggang doon sa may kahabaan mga pare, oh. Ayun oh, haba nila doon mga pare, oh. So wala pa akong nakikita ng mga ibang mga nakamotor dito na lumalabas sa motorcycle lane. So ito okay naman sila, oh.
Ayan oh, haba doon. Pagdating doon, doon naman tayo sisikip na naman. Oh, diyan na naman tayo magkakanya-kanya. So, ayun mga pare. Eh, sabi nga ni Ma'am na MMDA, shout out sa iyo, Ma'am. Traffic enforcer, binigyan niya tayo ng onting tip about sa motorcycle lane, sa dry run ng motorcycle lane, na maliwanag niya sinabi na 1 week pa ulit. So wala pa uling hulihan ng mangyayari. So, again, muli, sumunod nila tayo sa batas traffic. O kung medyo na antala tayo, eh wala tayong magagawa. Kasi alam naman natin na kahit saan lugar naman talaga traffic eh. Lalo pag mga rush hour. Minsan nga kahit di rush hour, traffic pa rin eh. So, sundin na lang natin yung batas traffic o ride safe na lang sa ating mga ride mates, mga kapwa rider. So, kahit mga nasa four wheels, ingat na lang tayo mga pare. Again, maraming salamat sa mga nanood ng aking video. Kamotorelso 24 at maraming salamat ulit. Pa-subscribe. Like and share na lang ng aking YouTube channel. Ride safe mga pare.